Okay mga kapadyak, ito na po yung ating package. Itong package na to, in-order po natin siya sa Shopee. Ito may kinalaman sa ating ginagawang pagbablog. Nung nagpalit kasi ako ng bisikleta, mga kapadyak, yung attachment ko para sa aking GoPro, may iba na. Dahil before, ang ginagamit ko lang yung standard attachment ng GoPro na kasama dun sa package ng Hero 8 at saka dun sa Hero 9, dinidikit ko lang siya sa handlebar and stem integrated. Since hindi po tayo naka-integrated na at round yung ating stem at hindi naman tayo naka-aero handlebars, kaya ang gagawin natin, gagamit tayo ng ganitong klaseng attachment. I'll just post the details kung saang store ko nabili at kung anong klaseng attachment ito para sa handlebars para sa ating GoPro. Simulan na po natin yung pagbubukas. So, nakalagay lang siya sa ating maliit na garahe at binilad natin siya sa araw bukod sa dinisinfect natin siya. Just to be safe, mas maigi na na kina-quarantine din natin yung mga binibili natin sa labas. So, wala, very straightforward. Wala naman siyang other thing na nakalagay dito kahit documentation siguro. Madali lang naman siyang i-attach. Bali, ito na siya. Meron siyang kasamang standard attachment para sa GoPro which ikakabit natin dito. At palagay ko hindi naman natin ito gagamitin na kasi meron naman tayo dun sa GoPro pa. Tapos meron din siyang screw para din sa GoPro. At meron siyang extra din na ganito which hindi na rin natin magagamit kasi meron naman tayo sa GoPro na eh. So itatabi na lang natin to mga kapadyak in case na makailangan tayo, pwede natin gamitin to in the future. So, bari ganito siya. Meron siyang notch dito na pwede niyong pindutin para ma-change direction natin yung orientation ng GoPro. So, kung nakakabit ito guys sa handlebars, so isang pindut mo lang, pwedeng nakukunan mo yung harapan. Yan. Tapos, pwede mong pindutin uli. So, pwede mong kunan yung sa gilid, left and right, or pwede mo siyang baligtarin para sa point of view naman, makunan yung rider. For example, if we want to catch some selfie while riding, pwede ito. At yun nga, bali, meron siyang screw dito para maluwagan siya. Ayan. Tapos, mukhang madali lang naman siyang ikabit. So, just open this up and ngayon, rubber naman yung part na ito. So, it will still protect your handlebars from scratches. Pero just to be safe, because of this, hindi naman siguro siya sasaya dun sa handlebar. So, ang gagawin natin, para lang tayo makasigurado, lalagyan natin ng electrical tape pa dito. Yun, para lang makasiguro tayo na hindi magasgasan yung handlebars natin. So ikabit natin mga kapadyak, tingnan natin kung paano natin siya magagamit sa ating vlog. Oops, sasayad siya no. Kailangan natin ng a little bit of distance. Anyway, titignan natin kung saan natin siya mapapakinabangan mga kapadyak. This must be leveled para pagka ginamit natin at in-attach natin yung GoPro natin, nakapantay siya. Very straightforward, mabilis lang naman siyang ikabit. It's about, I think, security lang. Kinakailangan mahigpitan din natin ng maayos para makasiguro naman tayo na hindi mahuhulog yung ating beloved action camera. I think di naman natin to kailangan pakahigpitan. No? Basta yung secure na secure lang. We don't need to use pliers para mahigpitan natin siyang mabuti. That is enough, I think. So, we try to attach our GoPro. Right. Bali, nakakabit na siya. Now, tignan natin for different angles kapag ginagamit natin siya, mga kapadyak. Dito nga pala, ang mangyayari lang po dito, mga kapadyak, wala siya dun, yung pinaka-position niya, mawawala siya dun sa gitna. So, ito na yung, this is the closest para makunan natin yung gitna, no?
So lalabas yung pinaka-shot natin, nakausog siya ng konti sa bandang kanan. Lalo naman kung ilalagay natin siya sa kabilang side, no? Kung sa kabila natin ilalagay ito, sa kabila, lalong lalayo yung pinaka-camera niya. Kasi ito yung pinaka-camera lens eh. So imagine, ito yung pinaka-gitna ng ating stem. Kapag dito natin siya nilagay, ang mangyayari, orientation niya, mawawala lalo dun sa gitna. So I think, dito na talaga yung best position para dun sa ating GoPro. Okay, in the future vlog, gagamitin natin to, itetest natin para malaman natin kung okay yung kanyang mga shots. Tingnan natin kung maililiko na natin siya. Okay. Yan, pwede tayong kumuha na nakatagilid. Sa kabilang side din, pwede. So, kailangan lang natin iusog pa ng konti papunta dito para yung whole 360 degrees makukuha na natin. Pero palagay ko, hindi ko naman yun masyadong magagamit. I'll stay dun sa aking handheld na GoPro. Yun na lang ang gagawin ko. Anyway, pinakita ko lang sa inyo na itong attachment na to, pwede siyang kumuha ng 360 degrees. Siguro sa future na lang for testing this unit, tingnan natin kung okay ba siya, durable, matibay, kung ano pa yung pwede nating maidagdag. This is basic unboxing and mounting of this GoPro attachment. Yung presyo niya, kung magkano. At the same time, ilang days bago dumating, bigyan ko kayo ng idea para makapag-decide kayo ng tama kung o-order kayo o gagamitin nyo yung ganitong attachment para sa pag-capture ng inyong mga biking adventures. Sige po mga kaibigan, mga kapadyak, again, maraming salamat sa palaging pagsuporta, sa palaging panonood ng aking YouTube channel. Shoutout po sa mga bago nating subscribers at salamat po sa inyo. Ride safe, eat healthy. God bless you all. This is The Cycling Chef.